Mr. Francis Leo Marcos, ngayon pa lang magandang hapon sa iyo at yung ating challenge to challenge natupad, no? So maya-maya pakikita ko yung mga track. So yung challenge to challenge natin, ang nakinabang dito ang mga tao bayan. Ito, papunta ako sa track na kung saan linagyan mo ng isandaan sa ako at ako naman ay yung counterpart ko na nasabi ko sa inyo na dodobling ko. Ito po yung galing kay Francis Leo Marcos, itong track na ito. Nakita niyo siguro kahapon ito, no? Kinakargaan. At ito, dumating kahapon. Nang hapon, itong track na ito. So, Francis, bilang sagot naman sa challenge mo na sinabi ko, dodobling ko. Ito naman yung dalawang track, oh. Kita mo, bawat isang track, mayroong laman na tigisandaan. So, overall, kung pag sumasama natin ito, ang mapupunta sa bayan o sa bayan ng San Simon, sa Nuestra Señora del Pilar, sa simbahan, 300. So ating mga kababayan, ito nga, akala natin beso-beso lang itong challenge na ito. Ito, nagkatotoo. Sinong makikinabang dito? Ang taong bayan. Kayo pong kababayan ko dito sa bayan ng San Simon na makikinabang dito. Although, ako po tapos na sa pamumulitika, wala pong anong politika ito. Hindi panahon ng politika, panahon ng magsama-sama tayo para ang makinabang ang mga kababayan natin sa bayan ng San Simon. So Francis, maya-maya padadala ko na ito, itong mga truck na ito sa Dios o Rosario del Pilar. So ngayon pa lang, magpapasalamat ako na tinugon mo at nagkatotoo yung ating mga challenge. So pasalamat, puro pasalamat ang pinaatid ko sa iyo. Sana pagkatapos itong kalamidad, magkita tayo. Imbitahin kitang pumunta dito sa San Simon at ako mismo ang magpapasalamat sa iyo. Ngayon pa lang, mabuhay ka. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay ng ating Panginoon para yung pagtulong mo lalong dumami. Nakita nyo ang pahayag ni Sir Rodrigo Canlas. Ha? Alam nyo, dapat mga ganyang klase ng tao is pinararangalan. Yan yung mga tunay na lalaki. Ibig sabihin, yung kanilang pagkalalaki ay ginagamit sa paglilingkod sa ating mga mamamayan. Alam nyo kasi, dalawang uri ho kasi ng lalaki na yung tinatawag na malalaki yung mga yagbols. Dalawang uri ho yan. Kung ang tanong ko, yung laki ba ng ating mga yagbols ay gagamitin lang natin sa loob ng kabaret? Gagamitin lang na ba natin yung mga yagbols natin sa pagsapak o kaya pagdurog doon sa ating mga kaaway na alam naman nating walang kalaban-laban sa atin? Ay hindi lalaki ang tawag doon. Namamarako lang 'yon. So ito ang tunay na lalaki, yung sinasabi kong malalaki yung kalembang, sila yung nag-iisip ng tama. Sila yung kanilang pagkalalaki ginagamit para sa kabutihan ng kapakanan ng kanilang mamamayan. Sa kabutihan ng kapakanan ng kanilang mga kababayan. Kaya ang masasabi ko dito kay Sir Rodrigo Canlas, ikaw ay tunay na lalaki. Sana po pagkatapos ng COVID, ako po'y papasyal. Ha? Papasyal dyan. Gusto ko tayo magkapagkwentuhan at makapagkape at nang magkasubukan tayong lalo kung sino ba talaga ang nagwagi. Ha? Hindi naman. Joke lang. Sir Rodrigo, hayaan mong panoorin mo yung awitin na to. Ha? Alay ko para sa'yo. Maraming salamat. Mabuhay ka. Bayan ng San Simon, mapalad ho kayo. Dahil mayroong isang lalaki sa katauhan ni Sir Digos Canlas ang humamon sa isa pang tunay na malaki, sa isa pang tunay na lalaki. Ako yun. O nag-combine kami. Ang higit na nakinabang ay ang mga mamamayan.
Yan ang dapat kung dapat maintindihan nyo, na ang pagkalalaki natin ay hindi dapat gamitin lamang sa loob ng kabaret. Hindi lamang dapat gamitin ito para sa ating mga kaaway. Dapat ang tunay na pagkalalaki ginagamit natin para maiangat natin ang ating mga maliliit na mga mamamayan. Dapat ibsan natin ang problema ng ating mga kababayan, especially dito sa panahon ng kagigipitan. Sir Digos, panoorin mo tong konting kaprasong kanta, ha? Panoorin mo. Wag mo i-skip. Panoorin mo. Para sa iyo 'yan. Salute. Mabuhay kayo, San Simon. Biglang sumibol para makipaglaban ng yaman, pero bakit meron pa rin tumututol? Wala namang sinusuwi na batas, pero bakit yung binabatikos? Hangad yan lamang ay tumulong sa mga nanghihikahos na ating kababayan na salat sa kayamanan. Siya yung taong may puso, sabihin mang mayabang. Lahat ng mayayaman ay kanya tong hinahamon. Huwag puro lang payaman, kailangan din bumangon. Mula sa pagkakahiga nyo sa sakatutak yung mga salapi, salapi sa iyong mga mata nyo, silipi ko sino talaga ang api. Si Francis Leo Marcos, handang mag-ubos ng yaman. Siya ang aking bagong idol na merong napatunayan. Sako-sako na bigas na binibigay niya sa Pinas. Nasa puso ang pagtulong niya sa kapwa ay ligas. Alam niya rin, ramdam niya din ang bawat mga hinaing ng ating mga kababay. Madalas na din napapansin. Hanggang saan naabot ang pera mo? Hanggang saan ang kayamanan mo? Handa ka bang tumulong sa bayan mo? At magsunog ng pera hanggang buto? Kagaya ng bagong idol ko, Francis Leo Marcos, bagong hamon to. Sa lahat ng mayayaman na puro lamang yabang, hoy, 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 makinig kayo. Iba yung istorya ng taong makamasa na walang ibang gusto kundi makatulong sa kapwa. Tanging hangad lang makakain ng tama, mga kababayan niyang nawawalan ng pag-asa. Ikaw at ako at kahit sino pa man, walang iwanan hanggang sa dulo sa samahan. Ito ang nakikita niyang paraan, di alintana kahit na maubos pa ang kanyang yaman. Kahit na barumbado, pati makagago, nang dahil sa kanya ay nagbago. Mga mamamayan, mayaman ay nagbigay ng bigas, daang daang kabang na inspira sa kanyang nasimulan, makabagong paraan ng pagtutulungan. Tunay na pagmamahal, pusong bayani, hanggang makabangon tayo lagi siya nandiyan. Hanggang saan naabot ang pera mo? Hanggang saan ang kayabangan mo? Handa ka bang tumulong sa bayan mo? At magsunog ng pera hanggang buto, kagaya ng bagong idol ko, Francis Leo Marcos, bagong hamon to. Sa lahat ng mayayaman na puro lamang yabang, hoy, hoy.